Papalapit na nang papalapit ang trade deadline. At hindi pa nga natin nakikita na nakagawa na ng hakbang ang pamunuan ng Lakers upang ayusin ang kanilang roster. Pero sana, bago dumating ang deadline, makagawa na ng ilang pagbabago ang Lakers sa kanilang lineup. Narito ang ilang matunog na pangalan na nakaranas ng magkampyon na pupwedeng makuha ng Lakers at makatulong sa kanila sa hinaharap. Subscribe to my channel. Kumusta na kayo mga kadribble? Welcome back sa Kadribble Basketball. Ilang pangalan nga ngayon ang nasa listahan ng mga posibleng i-trade ng kani-kanilang koponan at ang mga players na ito ay dati nang naging mga kampyon. Unahin natin na itong si Harrison Barnes. Si Barnes ay kasama sa koponan ng Golden State Warriors nung ito ay magkampyon taong 2015. At hanggang ngayon ay solid pa rin naman maglaro itong si Barnes. Dangan nga lang na hindi siya masyadong nakakagawa ng ingay dahil ang kanilang koponan na Sacramento Kings ay nasa bandang ilalim ng standings, 19 wins at 35 losses. Subalit okay pa rin ang mga numero ni Barnes na siya ay nag-a-average ngayon ng 16.8 points, 6.1 rebounds at 25 assists per game na may 45.6% shooting sa field at 40.6% naman sa 3. Magaling na 3-pointer itong si Barnes at may depensa pa na talaga namang kailangan ng Lakers ngayon. At panigurado na babagay siya sa tambalan ni na LeBron James at Anthony Davis dahil nga sa tirada nito sa 3. Pero marami ding mga teams ang gustong makuha itong si Barnes. Kaya naman dapat gandahan ng Lakers ang offer sa Sacramento upang makuha nila si Barnes. Dapat isama nila sa offer itong si Talen Horton-Tucker at ang kanilang 2027 first round pick upang makasiguro na makuha nga nila itong si Barnes. Sunod na po pwede ring makuha ng Lakers bago dumating ang trade deadline ay itong si Chris Boucher na dalawang beses na napasama sa mga koponan na nagkampyon. Una ay sa koponan ng Golden State Warriors taong 2018 at sa koponan ng Toronto Raptors taong 2019. Si Boucher ay may taas na 6'9" at sa ngayon ay nag-a-average ng 9.1 points, 5.9 rebounds at 1.1 blocks per game. Siya ay may 46% shooting sa field. Magaling na rim protector itong si Boucher at babagay siya na isabay kay Davis sa loob kapag nagkataon. Noong February 3 sa laban ng Raptors sa Chicago Bulls, si Boucher ay umiscore ng 16 points at nakakuha ng 10 rebounds sa panalo nila sa overtime, 127-120. Kaya gaya ni Stanley Johnson, malaking impact din ang madadala nitong si Boucher sa koponan ng Lakers kapag nakuha nila ito. At para maisakatuparan nito, kailangan ng Lakers na ibigay si THT at isang second round pick. At sa panghuli na po pwedeng makuha ng Lakers ay ang dati nang nakasama ni LeBron at kasama niyang nagkampyon taong 2016. At ito ay walang iba kundi si Kyrie Irving. Nakasama nga ni LeBron itong si Irving sa koponan ng Cleveland Cavaliers at magkasama silang dinala ang Cubs sa rurok ng tagumpay. Kaya kung makuha nila si Irving sa isang trade, hindi na mahihirapan ang Lakers sa kanya dahil nakasama na nga ito ni LeBron at maganda ang tambalan ng dalawang ito kapag nasa loob na ng court. At dahil hindi nga vaccinated itong si Irving, naging part-time player na lang siya ng Brooklyn Nets. Subalit sa 11 games na nailaro na niya ngayong season, hindi pa rin matatawaran ang numerong na ibibigay niya. Siya ay nag-a-average ngayon ng 22.8 points, 4.7 rebounds at 4.8 assists per game. Magandang dagdag para sa Lakers itong si Irving, lalo na sa posisyong point guard. Magagamit talaga nila ito dahil ang inaasahan nila kay Russell Westbrook ay hindi nga nila nakukuha. Upang makuha ng Lakers itong si Irving, kailangang ibigay naman ng Lakers itong si Westbrook at samahan dapat nila ng maganda-gandang trade partner itong si Russ para kagatin ito ng Brooklyn. Maraming mga bagay na dapat asikasuhin ng madali ng Lakers bago sumapit ang pagtatapos ng trade upang maisaayos pa nila ang medyo imbalance nilang roster. At ang mga pangalang nabangkit ay ilan sa mga posibleng makatulong sa kanila ngayong season. Kayo mga kadribol, sino ang mas gusto ninyo sa tatlo na makuha ng Lakers na paniguradong makakatulong sa kanila ng malaki? I-commento nyo lang dyan sa ibaba ang inyong kasagutan. Sa ngayon, hanggang dito muna tayo. Kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po.